to another video ulit. Pag-uusapan natin ngayon kung magkano ba ang sweldo dito sa Japan sa ordinaryong nagtatrabaho, yung ordinaryong empleyado lamang katulad sa amin na isang factory worker. Dito sa Japan, guys, kahit saan ka magpunta, halos pantay-pantay ang rate ng sahod dito per oras dito. Medyo magkakaiba lang ng konti, pero actually parang talagang magkalapit lang. Kung medyo sa probinsya, medyo may difference, ang konting-konti lang talaga compare sa malapit sa city. Pero pagka depende sa klase sa trabaho, meron yung malamig na lugar, mainit na lugar. Katulad sa amin, napakalamig kasi ano kami yung mga sa karni, sa ulam, ganun. Meron din sa mga parts ng car, meron din sa mga malalaking factory ng tinapay. Pero talagang magkalapit na ang sahod, guys, kahit saan ka magpunta dito sa Japan. Ang pang-araw dito, siguro sa mga bagong pasok, bagong hire na sa pang-day, mahiruma, nasa 900 something, 900 yen. Meron ding 1,000 yen, umpisa pa lang, depende sa company. Pumapalo siya ng mga 450 pesos per hour or 400 something ganon pesos per hour. Sa kaso ko, medyo matagal na ako sa company namin, nasa mga 7 taon na ba, 8 or ganyan. Mahigit 1,000 na ako sa isang araw. Ngayon, ang isang oras nila is 400 mahigit, diba? Kung 50 ang palitan, 500 mahigit isang araw. Isang oras. Sa isang araw, ang talagang trabaho is 7 hours. Actually, 8 hours siya. Pero bawasan ng isang oras ng break time, kaya naging 7 hours. Pero sa lugar ko, lagi siyang lumalampas kasi marami doong trabaho. Kami ang parang finishing, kami ang nagpa-pricing bago pa siya i-dalhin sa mga supermarkets. Ngayon, sa isang buwan, guys, siguro makakakuha. Ang limit kasi namin yung mga shakai hukin. Itong shakai hukin na tinatawag, ito yung mga kahit may asawa ka, bumubukod ka ng bayad ng tax mo, ng insurance mo, ng health insurance mo, ng pension mo, hindi ka nakakabit doon sa saw mo. Kasi gusto ko ang shakai hukin kahit na malaki ang binabawas sa akin buwan-buwan, kasi unang-una yung oras is mahaba yung limit. Marami pang nasabi, walang limit, pero meron. Mahaba lang yung limit. Tapos, kasi hindi pa ako permanent noon, pugi points ko na rin sa immigration. Kaya sa tulong ng Shakai Hoken, nakakuha ko ng permanent residency. Ngayon, sa isang buwan ko, actually, ang talagang is 180 hours ang isang buwan ang limit daw sa Shakai Hoken. Hindi naman nakakaabot doon kasi bawal naman lumampas na ngayon. Sa ngayon, sabi doon ng labor, 170 something or ganun. So, ang mangyayari, nasa 17 lapad or ganyan na makukuha. 16 mahigit or 17 lapad. Kulang ang mga sabihin na natin yan. Mga mga 20,000 sa Pinas. 80,000 sa Pinas. Malaki, diba? Yayamanin. Pero, nakakuha ako ng 17 na lapad. Gross pa yun. Maminusan pa yun ng, yun nga, yung pension, yung health insurance, yung mga mga taxes, mga chuchu dito sa Japan. So, makakuha ka na lang ng net sa mga nasa 15 kalapad. Ganun. 15 kalapad. Minsan 16 kung marami talagang oras, maraming overtime. So, sa 16 na lapad, bawas na yung 32,000 yen mahigit sa akin. Mga 15,000 mahigit. Malaki, diba? 15,000 mahigit. Pera na yun. No? Ipon na yun. Pero okay lang yun kasi dito naman tayo. Tumira. Dapat sumunod tayo sa kung pakara nila. So, ang money net ko is 70,000 peso. Malaki,
di ba? Eh, saan napunta? O, di ba? Millionaria. Sa ilang taon, dekada. Ngayon, sa katulad sa akin na may asawa, libre sa bahay, libre lahat, pagkain, ilang kuryente lahat, cellphone bill. Ayun, sarili ko lang yon. Napunta naman sa Pinas mo, ano-ano mga invest mo, yung ano-ano mga pinipropaya mo sa pinabukasan mo, ganon. Doon sa mga ano, yung mga single, yung mga pupunta lang talaga dito para magtrabaho, yung mga marami kasi, iba't ibang klase kasi isa dito, di ba? Yung sila lang, yung sariling sikap lang nila, yun yung nakakuha sila ng tinapad, di ba? Bawasan ng bahay, yun. Sabihin na natin, pinakamurang bahay, tatlong lapad, apat na lapad, ganun. Eh, magkano na sa 15 kalapad? Bawasan ng tatlo, 14. Tubig, gas, ilaw, cellphone bills, pagkain, kasi mahal dito eh. Tapos pag nagbabike pa ka from your home para papunta ng train station, nagbabike ka, parking mo pa yun doon, walang pinipare parking, mas malasing pag-uulan din mo makuha, pinabukasan 200 yen, isang buwan magkano din yun sa nisang yun mahigit, diba? 2,000 yen, so 1,000 sa Pinas yun. Yun ang mga kaltas. Tapos, di ba, pagka day off mo, malungkot ka sa bahay, papasyal ka, nakakita ka ng mga mura, mga sale ngayon, pumasok ka ng restaurant, kasi lalo sabi ka sa pagkain Pinoy, mahal dito mga pagkain Pinoy. Yun ang magiging net mo lahat. Marami akong naririnig na mga couple na mga asawa na iiwan sa Pinas. Bakit ito lang pinapadala mo? Ang dinig ko, malaki ang sahod sa Japan. Oo, malaki. Pero mahal dito din. Mahal, malaki din ang gastusin. Pwede ka namang, pwede namang lumaki ang kita mo mahigit dun sa sinasahod mo kung gusto mong mag-double work. Dati kasi nag-double work ako, ang sahod ko sa isang buwan, pag nag-double work ako, nakakakuha ko sa isang buwan ng mga 36 kalapan, 27 kalapan, at laki, diba? Ang daming pera doon. Tapos yun lang ang ending, yung tulog mo, apat, paswertihan na kung makalimang oras ka. Oo, isang buwan, dalawang buwan, okay pa, pero hinay-hinay ka talagang manlambot, kung ano-ano nang damatapos ng mga sakit-sakit. Kaya yun, ginagawa ko lang yung double work pag may hinahabol ako mga gustong gawin sa Pinas, project, yung may gusto akong tapusin, yun. Pero ayun, talagang hindi na kaya ngayon. Kaya yung mga nagbabalak pumunta dito sa Japan, maganda naman. Kung masipag ka talaga dito, marami ka talagang makukuhan pera. Bakit? Ang daming trabaho dito. Sa Pilipinas, tayo ang pagpipilian ng trabaho, di ba? Pero pag dito sa Japan, guys, kayo ang mamimili sa trabaho. Lalo pag yung visa nyo is matibay. Katulad nang pumasok ako doon sa isang factory ng tinapay, medyo yung mga tao doon, yung mas nauna doon na mga matagal na, and hindi maganda yung ikata nila, yung mga pagsasalita. Diba, nakakawala ng motivation, diba, stress. Tas, ang init kasi nga, diba, pubon, tinapayan. Tumigil agad ako. Kung sa Pinas yun, tiisin natin yun, diba, kasi mahirap ang trabaho. Pero dito, stop. Kaya kung ma-stress, ayoko mamatay. Magkakapera nga, kung namatay ka naman, stress, diba. Yun, tigil. Tapos, nung last, dati din, napasok din ako sa, dami din ako naging, part-time, bukod doon sa pinaka-main ko, inaalagaan ko. Kasi bakit ko mahal yung main ko? Kasi, foreigner tayo, diba? Pag oras na gusto natin umuwi ng Pinas, hindi kasi sila mainit. Pero, bihira ang kaysa ang company na ganyan, guys. Kadalasan maingay. Paswertihan na lang kung pwede kang umuwi ng isang buwan sa Pinas. Kadalasan, 2 weeks lang talaga. Pero yung kaysa ko, pwede mo ang matipende sa rasulat ng mga yung rasul. Yun, dami na rin ako naging part-time. Marami na rin karanasan sa iba't ibang company. Kanya-kanyang patakbo, kanya-kanyang sa loob. Kaya lang, para sa ang hinahabol naman natin is yung kita, diba? So, yun lang guys. Yun yung in-explain ko lang yung kita, no? Oo nga, malaki na kakagross ka ng 19 kalapad, 18 kalapad, so bawasan pa yun ng kung ano-ano. Siguro, sobra mo dyan.
kasortihan na lang kung may pito, may walo. Ganon. Tapos, padala mo sa Pinas. Tapos, bibili ka ng lupa, bahay, pagawa ka ng bahay. Konsumo pa ng pamilya, kung ano, di ba? Kaya, nasa pagtitipid din. Kung hindi ka naman maluho na tao dito sa Japan, pagka napunta ka sa mga mall, tingin ka lang, saan ka nabibili pag pauwi na. Tapos, be wise. Hindi lahat na makikita mo, bilhin mo agad. Hintayin mo, katulad sa style ko. Gusto ko to. Gustong gusto ko. Pero, talagang hinihintay ko siyang mag-price down. Hinihintay ko siyang magbababa pa yung presyo. Pero naman ganun eh. At saka, yung style ko kasi, kunyari, ano, patapos na ang summer, mamimili na ako niyan. Tapos sabi ng asawa, ba't ka namimili? Hindi na magagamit yan in taglamig na. I-keep ko lang yan, tatago ko lang yan. Kasi next year, na summer ko na gamitin, at least mura. Eh, halimbawa, patapos na rin ang summer ba, ang taglamig, papasok na ang ganito, ang init. Doon ako sa, ano, yung patapos na yung season, doon ako namimili para mura. Iniipon-ipon ko lang siya. Yung iba, binabagahe, buying box sa Pinas. Kaya, yung isang pirasong mabibili mo sa halaga na yun, mabibili mo yun ng 5-6 na piraso pagka wise shopper ka. Yan nga guys, ang ano, tinutumbo ko kung magkano ang sahod ng isang ano no, ang ordinary yung empleyado dito. Yun. Laki ng kantas. Okay lang kasi kailangan natin sumunod sa batas, di ba? Okay guys, sana naliwanagan kayo doon kung yung explanation ko sa mga nagtatanong ng mga friendship mo dyan sa Pinas na ano, eh kanya-kanya namang swerte. Yung iba naman, kahit na nagtatrabaho sila sa factory sa araw, minsan yung iba na sa club, mas malaki ang kita sa club, malaki ang per oras nila. Simple lang naman noon, mag-serve ka lang doon, mag-entertain, yun lang, kakanta ka. Tapos yung iba naman, caregiver sa gabi, yun sila sa mga ano. Yung iba naman, factory pa rin. Kanya-kanyang ano yan, yung hiyangan kung saan ka mas comfortable. Okay, guys, I'm sorry. Till next video, bye!